Paano po ba natin dapat gamitin ang mga biyaya at talentong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay 33 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto pa. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, "Panginoon, hito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Hito pa po ang 5,000 salaping ginto na tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, "Panginoon, hito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Hito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo ko." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, "Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaanin ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang salaping iniwan ninyo sa akin." "Masama at tamad na lingkod," tugon ng kanyang Panginoon. "Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Sana'y may nakuha akong tubo ngayon." Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at sasagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Tatangis siya doon at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay nasa 30 linggo na. Sa susunod na linggo ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Kristong Hari, ang huling linggo ng liturgical calendar ng ating simbahan. Kaya pag napapansin ninyo, ang ating mga pagbasa nitong mga huling linggo ay tungkol sa mga huling bagay: kamatayan, wakas ng mundo, huling paghuhukom, langit at impyerno. Ito ang mga mahihirap na katotohanan na hindi natin maiiwasan. Kaya kailangan at isang karunungan na ito ay paghandaan bago pa ito mangyayari. Noong nakalipas na linggo, ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga ay nagpapaalala sa atin na kailangan natin ng sapat na supply ng langis upang nananatiling nagliliyab ang ating mga ilaw bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sa wakas ng panahon. Ngayong linggo, ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo ang talinghaga ng mga talento. Ito'y nagpapaalala sa atin ng di inaasahang pagdating ng Panginoon at ng panahon ng paghuhukom at pagsusuri. Sa mga katuwid, kailangan natin ang wastong paggamit ng ating mga talento at kaloob sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kapakanan ng ating kapwa. Malinaw ang kahulugan ng talinghagang ito. Tayo, ang mga alipin,
Ang mga talento ay ang mga biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Panahon, talino, kakayahan nating umibig, temporal na mga kayamanan, pamilya at iba pa. Ang paglalakbay ng Panginoon ay sumasagisag ng ating buhay sa mundong ito. Ang biglang pagbabalik niya ay tumutukoy sa ating kamatayan. Ang pagbibigay ng accounting ay ang paghuhukom sa atin. Ang walang hanggang piging ay ang langit. Ang Panginoon ay nagkatiwala ng mga talento tulad ng isang malaking halaga ng pera o ginto ayon sa talinghaga sa kanyang tatlong alipin bago siya umalis ng pansamantala. Ang halaga ay naaayon sa kakayahan ng bawat alipin at umaasa ang Panginoon na ito'y maayos na pangasiwaan hanggang sa kanyang pagbabalik. Ininvest ng unang dalawang alipin ang pera na ipinagkatiwala sa kanila at bilang resulta, napalaki at nadubli nila ang halaga nang bumalik ang Panginoon. Ang ikatlong alipin ayon sa talinghaga ay nagpakatanga. Itinago niya ang pera ng kanyang Panginoon kaya nagalit ang Panginoon. Ang ikatlong alipin ay nakagawa ng tatlong offense. Una, hindi niya ginamit ang pera ayon sa layunin nito. Sa pagkakabaon nito, hindi nito natulungan ang ibang mga tao, kaya hindi ito lumago. Pangalawa, ipinakita nito ang mababaw na relasyon niya sa kanyang Panginoon. Ito ay relasyon na nakabatay lamang sa takot at hindi pag-ibig. At pangatlo, ipinakita rin nito ang kanyang mababang pagpapahalaga at pagtingin sa kanyang sarili. Hindi niya pinahahalagahan ang kanyang kakayahan at kahusayan. Sa halip, inihambing niya ang kanyang sarili sa dalawang pang ibang alipin. At sa proseso, ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang sarili at sinisipan niya ang Panginoon na mahigpit na tao na nag-aani sa hindi niya inihasik. Sa lahat ng ito ay malinaw na hindi siya mapagkatiwala ang alipin. Sa buong katapatan, kailangan nating aminin na minsan tayo ay katulad ng ikatlong alipin na ito. Sa halip na tingnan ang ating sarili at bilangin ang ating biyaya, tinitingnan natin ang ibang tao na mayroon ng higit pa. Naiinggit tayo sa kanila at lumalaki ang ating kawalan ng contentment. Kaya sa halip na pasalamatan ang Diyos at gamitin ang kanyang mga biyaya, nagre-reklamo tayo. Sa huli, nauuwi tayo sa pagiging galit at malungkot. Ang talinghagang ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay nagkatiwala sa atin ng maraming biyaya. Ang katotohanan ay tayo ay pinagpala ng higit pa sa ating iniisip at inaasahan niya na gamitin natin ang biyayang ito. Hindi ito ibaon sa lupa. Kapag mas ginagamit natin ang mga ito at ibinabahagi sa iba, mas marami tayong pagpapalain at naging pagpapala rin tayo sa iba. Ang pagsasabing ibinabaon ang ating mga talento ay isa pang paraan ng pagiging makasarili. Kapag mas makasarili tayo, mas nadarama natin ang kawalan ng seguridad at kawalan ng halaga. At nagpapakalunod tayo sa self-pity. Ngunit ipinaalala sa atin ni Jesus na hindi tayo dapat makaramdam ng kawalan ng halaga sapagkat tayong lahat ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Sa halip na magpakalunod sa awa sa sarili o mainggit sa iba, ating panghawakan na gamitin ang ating mga kaloob at talento gaya ng sinabi ni San Irenaeus, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang taong buhay na buhay. The glory of God is man fully alive. Ibig sabihin nito, ang pinakamahusay na paraan upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay pagpapalago ng ating buhay tungo sa kanyang pinakamataas na potensyal sa pamamagitan ng wastong paggamit ng mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, mga talento at mga pagpapalang ito para sa kapakanan ng iba. Sa alinmang pagkakataon na ang Panginoon ay bumalik at hinihiling sa atin na magbigay ng ulat sa ating pagiging katiwala, maririnig natin siyang nagsasabing, "Magaling at mabuti ang iyong ginawa. Tapat na alipin ko. Halina
at makibahagi ka sa aking kagalakan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, bilang isang sundalo sa Philippine Army, binabalikan ko ang talinghaga ng mga talento sa mabuting balita sa araw na ito. Tulad ng pagtitiwala ng Panginoon sa kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng mga talento, iniatang mo sa akin ang responsibilidad na maglingkod at pangalagaan ang aming bansa. Bigyan mo ako ng tapang, lakas at karunungan upang magabanan ang aking tungkulin na may integridad at dangal. Tulungan mo akong gamitin ang mga kasanayan at talintong ibinigay mo sa akin upang makapagdulot ng positibong epekto sa buhay ng iba. Panginoon, humihingi ako ng iyong banal na proteksyon at patnubay habang hinaharap ko ang mga hamon at panganib na kaakibat ng aking trabaho. Panatilihing ligtas sa panahon ng kaguluhan at tulungan mo akong makilala ang tama sa mali. Paalalahanan mo ako ng tunay kong kaaway ay hindi ang laman at dugo, kundi ang mga puwersa ng kasamaan na nais maghasik ng kaguluhan. Dasal ko na ipadama mo ang iyong presensya at kapanatagan sa aking mga minamahal na maiiwan, at patunayan sa kanila na ako ay nasa iyong mga kamay. Sa lahat ng bagay, ipinapaubay ako ang aking sarili sa iyong kalooban. Kinikilala ko na ikaw ang aking pinagmulan ng lakas at kanlungan. Naway pahintulutan mo akong magampanan ng aking tungkulin na may dangal na nagpapakita ng malasakit at pagkaalay sa aking mga gawain. Dasal ko na sa pamamagitan ng aking paglilingkod, may pagmalaki ko ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Hesukristo, aking Panginoon at Tagapagligtas, humihiling ako ng mga biyaya na ito ng may kababaang loob. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.